OFW na naipit sa gera sa Ukraine, nagkwento ng kanyang karanasan. May exclusive report si Russell Simorio. Nagpapatuloy ang repatriation program ng gobyerno sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration Region 1 na may napauwi na silang OFW sa rehiyon, kabilang ang seafarer na si Leo De Leon mula Bani, Pangasinan. For Ukraine issues po, yung embassy natin, nagpo-forward po sila ng list of names na pinapauwi po. Yung listahan na yun po, pinaforward sa central office namin, which is sinesegregate na rin po ng central office namin down to regional office po. Kwento ng mga kaanak, nasaksihan mismo ni Leo ang kaguluhan sa Ukraine. Sa kuhang video na ito, mula sa natrap na sinasakyang barko, makikita ang pagsabog ng mga missile. Ganito raw katindi ang bakbakan doon. May mga kasamahan pa raw sila na nakikipagsapalaran sa Ukraine at gusto na ring umuwi sa Pilipinas. Tapos nung kinuha sila ng uwa, naglakad daw yata sila 2 kilometers sa borders. Ang sabi ng kapatid ko, yung iba gusto na rin umuwi, yung mga naiwan. Nakakatakot na daw. Kita daw nila yung mga missile na lumilipad. Nagkwento rin ng karanasan ang isa pang OFW sa Ukraine na si Jemlaw Eltagonde. Saksi raw sila sa mga pambobomba ng Russia sa Ukraine. Siyempre po sir, natatakot sir kasi hindi naman po kami kasali doon sa gulo nila which is mga parin vessel lang po kami, crew lang po kami ng parin vessel na napunta doon. Which is business lang po ang pinunta ng barko namin doon pero naman po namin nakalain na maipit kami doon. Samantala, nangako ang OWA na magbibigay sila ng tulong sa mga OFW na napauwi sa bansa matapos maapektuhan ng kaguluhan sa Ukraine. Kasama si Henry Dumisil, Russell Simorio. Balitang Amyanan.